Hello! Magluto tayo guys ng gulay na pichay. Kinisang pichay. Sinsya na, ito yung lutuin ko ngayon kasi guys, nagawa ako ng balong tower base. Ngayon, tanghali na pala, alas 12 na. So, wala akong malutong mamadali na lutuin itong pichay. Sabi ko, pichay na lang lutuin ko. Although, magluto sana ako ng chicken garlic. Itanghali na. Nakakain na rin naman ang mga bata. Ito na lang munang lulutuin ko. So, sabayan niyo ako, guys. Magluto tayo na ginisang pichay with tuna. Guys, pwede kayong ano, kahit anong isda, prito, or kung walang isda, nasa inyo kung anong hihahalo nyo. Madali lang. Igas na lang ninyo ang sibuyas. Kasi pag ako nagluluto, guys, inuuna ko yung sibuyas kasi magkaramelize ang sibuyas. Pag bawang kasi inuuna, nasusunog. So, ang ginagawa ko, itong sibuyas, para hindi siya masunog. Sibuyas muna, then bawang. Ayan guys. Madali lang lutuin itong pichay guys. Sobrang dali lutuin. Ayan. And then, lagyan natin ng kamatis. Ayan guys, kamatis. Kahalo-halo lang natin. Kaya mamaya po nalulutuin yung chicken garlic. Naka-prepare na ngayon siya guys eh. Ito na, nakahanda na yung aking chicken. Then guys, nakahanda na yung aking chicken para mamaya yan, ang ingredients ko. Yan, para chicken garlic. So, alas 12 na. Kaya ginagawa ko, ito na lang muna ang gulay na pichay kasi may ulam parang man kanina. Eh, ito na lang muna pangdagdag. Tapos ilalagay natin itong isda. Guys. Kung walang isda, guys, kahit ano manok, kung anong available niya na pwede niyo panghalo. Pag walang-wala talaga guys, igigasal nyo lang, lagyan nyo na lang ng tuyo. Pwede na. Saturin siya guys. Kahit walang panghalo. Pwede na. So, sobrang madaling lutuin. Ayan. Tapos lagyan natin ng paminta. Paminta powder, guys. Mahilig ako sa paminta, guys, no? Sarap kasi pag may paminta, yun, medyo maanghang-anghang. Tapos, ito, guys, para mag-mix siya doon sa ano. Mag-mix siya doon sa tuna. Tapos, ihahalo. Yan. Sobrang dali lang lutuin. Guys. Kasi akala ko kasi maaga pa. Yun nga, gumagawa ko dun ng flower base na balon. Nakakaano eh. Pag nakikita mong mayroon ka nang nagawa, parang gusto mo lahat-lahat tapusin mo na nakatuwa. Tapos, una mo ilagay itong ano guys, yung parang soup niya. Kasi medyo matigas-tigas. Ayan. Pahalo lang. Ayan guys. Huwag nyo lagyan ng ano, huwag nyo lagyan ng asin. Tuyo ang ilagay nyo guys. Ayan. Sobrang dali lang pumulutuin. Halo lang, halo. Yummy! So, may ulam na agad. Yan. Kasi yung mga bata, guys, nakakain na.
May chicken pa kasi kanina, so yun ang inulam nila. Sabi ko, yan na muna iulam ninyo kasi tanghali na pala. So, ito yung ulam namin. Ayan, ilalagay na yung dahon. Maliit yung kawali na ginamit ko. Mix muna lang natin kasi para hindi malalaglag. Lalanta naman siya. Guys, may ulam na agad kami, guys. Dali ang ulam. So, finish na, guys. Lagyan natin ng kuning puyo. Yan, guys. Inis ang pichay. So, sana, guys, may matutunan kayo sa ginagawa ko kahit ganito lang. Dami na mga kaulang. Mura kayo ng mga gulay, guys. Sobrang mura. Itong pichay ko, guys, ano lang to? 15 pesos lang itong pichay ko. So, marami na. Ayan. Tapos yung, halimbawa may isda kay Bes na tira-tira, himayin nyo, lalagay nyo dito. Ayan. Guys, so, paluto na. Madali. Tapos, lagyan ng tuyo. Guys. Ayan, lagyan natin ang tuyo para hindi siya pupula. Ayan, ang tuyo. Yummy na siya, guys. Ayan. Ito na, tingnan nyo, guys. Ito na yung ginisang pichay with isda. Ayan. So, ito na siya. Yummy. So, thank you, guys, for watching. And please subscribe Tita Bing. And like. Bye. See you next video, guys. Thank you. Are you ready?